Magandang hapon po, Direk. Ako po si JR Lopez Gonzalez, isang YouTuber ng The Politicalong Blog TV. Pangalawa, kailangan i-naturalize. Ang isang kwento, kailangan kapag ginawa siya, hindi siya yung parang set up o hindi siya parang choreographed. So yung communication ng director o ng mga filmmakers dapat totoo siya kasi base siya sa totoong buhay, base siya sa totoong pangyayari. At ang pangatlo, dapat socialized. Ibig sabihin, ang kwento, hindi lang siya nangyayari sa isang tao o base sa kanyang experience. Ibig sabihin, nung doon nagkukwento ka, ng personal na kwento ng isang character, community-based pa rin yung kanyang issue. Kasi dito siya nabubuhay, dito siya nakikipag-interact sa ibang tao. Kaya siya naging ganun, naging specific siya ng klaseng tao dahil sa kanyang komunidad. 4 years ago. Ito si Baron, si Mon, they are working in a certain kind of group of people. So happy na mahilap sila. At kailangan malaman natin ang community nila para may present natin at may makita natin kung ano ang pangalan. Oh. Kaya larapis na kayo. May tendency ni Ate nyo, may tendency gawin nyo, may tendency pag-aralan nyo. So yun ang importante, pag-aralan natin na magmumukha siyang totoo na inibigay na lumuha kumahate. Paano ito gagawin? Paano ito mangyayari na mapoportray ng realistic pa rin at the same time ng kanyang performance? Importante, una siguro, maniwala siya. Maniwala siya sa kanyang ginagawa, sa kanyang karakter. Na hindi siya yun, kundi yung karakter lang ang pinaportray niya. At the same time, paano gagawin na maniniwala ka sa isang karakter? Para mo makikilala ang isang karakter, kailangan buhayin na siya. Kailangan magkaroon ka ng immersion. Kailangan alamin mo ang buhay niya na nangyayari talaga sa kanyang paligid, paano siya makipag-interact sa kanyang family, sa kanyang community, sa kanyang personal na buhay. We're here for to immerse our characters. Ayaw niya talaga na may script yung mga artista kasi bigla sila magbabox. So nagiging more on memorization instead of emotion talaga may labas sila in realidad. Ang ginagawa, bibigay lang yung situation, mga sample of lines, and then bahala na yung mga artista. Wala lang, alam ko lang nagpupush ako, nagtutulak, pandagdag lang sa kita, pinaaral na ako nito. May mga anak, 1, 2, 3, 4, apat anak. May asawa, depression, good luck. May sari-sari store, that's our source of living. Gusto niya talaga yung initial reaction towards the scene. So bibigyan, situational lang ang bibigay niya. Tapos you act accordingly. Kasi ayaw niya ng acting. Gusto niya kung ano lang yung maisip mo on that particular situation. Instinct lang ang gusto niya pagganahin. No acting requirements. I have a question about the abundance of female actresses here at the Fest. Why did you select Jacqueline Jose from Ma Rosa? She's the film. I mean, have you seen the performance she gave? Yeah. She broke my heart. Yeah. Everybody's heart.
actually. At the end of that movie, that vision that she has and her reaction to it while she eating, while she's eating those four white balls. That's a big time leading role. We found her to be a wonderful, wonderful leading actress, a master of her skills. Regardless of what the rules are in this festival, it was not a supporting character. It was an absolutely beautiful, beautiful performance for a lead actress. That's why she got it. But behind that, no, behind that, yung acting nila, yung performance nila, it matters yung attitude. Kasi yung behind the scene, no, on how they deal with the role, how they deal with the production staff, importante yun sa akin. Kasi ang paggawa ng pelikula is a teamwork, no? Hindi pwedeng director lang. Ang director, ito yung tinatawag natin captain of the ship. Pero yung sabihin, hindi mo naman mapapaandar ang ship kung mag-isa ka lang. So kailangan mo ng tao, kailangan mo ng artista, kailangan mo ng staff, kailangan mo ng crew. So collaborative effort yung paggawa ng pelikula. Kaya importante yung ugali, pag-uugali ng bawat isa sa isang production, para sa akin, it really matters. Pag nakakakuha na natin 18-35, isa ka na, puro sa kayo isa sa akin, puro yun lang. Tapos yung isa, parati lang ganito, white. Kasi yung white, ang tightest na naman natin, 35mm. Pag kasi namin talaga mas tight na namin talaga tayo, huwag yan tayo magpalit na huwag yun kasi sa sinihan, masyadong jerky yun, nagsakit sa ulo. Ang gusto ko dun sa cinematography, tinatawag ko dito sa aesthetics na ito, yung found cinematography, para siyang documentary. Kumbaga, tinatanggal ko yung glamour side ng cinematography. Parang sinushoot mo yung, pinifilm mo yung katotohanan na yung nangyayari sa paligid mo. The way how you see it, hindi yung parang glamour o masyadong maraming embellishment. I don't go for that. So, kasi ang sa akin is realism. Hindi kami gumagamit ng maraming ilaw. Although, may ilaw, may setup. Okay, pero hindi gumagamit ng maraming ginagawang unnatural yung setup. As much as possible, malapit ang lighting sa kung ano yung nangyayari, kung ano yung binibigay ng panahon. So, importante na ma-capture yun. Kasi nga, gusto natin maging realistic. Yung handling ng camera, okay, alam dito ng cinematographer ko, hindi tapos ako magamit ng tripod. Parang, it's always from the point of view of somebody looking or watching the characters. So, ganun palagi yung feel ng pelikula. Parang sinusundan mo sila, parang tinitingnan mo ang mga characters. Nandito tayo ngayon sa bahay ni Rosa. Sineset up natin yung Lika. Oo, oh, ito na bahay. So, bali, nagpapalagay ko oh. Ng cortina para sa eksena namin direct mamaya. Tapos, ito, ayusin natin para at least makagalaw sila ang lapa ng alam ng bahay. Ayun. Yung mga location namin, after location, hindi kami nag-build ng set. Marami kami mga tinatanggal, marami kami dinadagdag. Kasi itong mga dinadagdag namin or tinatanggal namin, ibig sabihin hindi sila nakakatulong dun sa character o dun sa community na gusto namin ipakita. Nagtipuloso din ako in a way kasi kahit nasabihin mo pang existing ang production design from costumes to set and props, dapat tama itong mga to. Tama na akma ito sa lugar, sa character, at sa mismong environment. Kasi naniniwala ko ang production design, pwede magkwento, pwede siya magkwento sa kulay, pwede siya magkwento sa setup, maskin ba ang lugar, maluwag ba, supportive ba, overpopulated ba, ano ang gusto sabihin ng environment. That in itself is a story. Ready! Ready! Action! Oh,
production design, ang gusto natin mangyari ay yung makita yung character. Then, binibisan natin ang mga character para maging malapit sila sa character sa totoong buhay. So, kapag nag-blend sila sa community, alam mong they belong, hindi sila nag-stand out. Tatlong proseso ang pagdadaanan ng pagkukwento. Okay? Sa story development, sa direction, which is a production, and then finally, sa editing. So, sa editing, napaka-importante. Because yun na yung final process ng storytelling. Usually, yung editing, assemble lang. Yung sound editing, storytelling talaga siya. Hindi siya yung basta mo, yung nasa script, yun na yung susundan. Pwede kang mag-transpose from one scene kung kailangan siyang kung mapaano ba siya or mapalit ba siya para magkaroon ng moment, pwede mo siya i-transpose. Kung ang writer nag-research, tapos sa kaso nagsulat, ang editor, yun yung mga footages, kailangan panoorin niya lahat yun, yun na yung research niya. And then, he will tell the story again, based sa mga nakita niya. Okay, sa editing kasi, yung tinatawag nating found editing, okay, importante sa akin yung hooking. Ibig sabihin ka po na yung ganang pelikula, parang hindi siya copy. Depende kasi sa akin ng kwento mo, kasi katulad din sa mood na ina-evoke, gusto mo mag-evoke dun sa eksena. Kung ang eksena yung hindi kailangan i-cut, kahit ang nakakatalikod ang character, huwag mo siya i-cut kasi hindi ka naman after dun sa, makita mo yung mukha ng character, kundi after ka dun sa, dun sa situation, dun sa isang eksena. So there are a lot of times, ang eksena, ang scene, mahaba talaga. Dito, we follow the character. So hindi mo kailangan na mag-cut just to have a reverse shot. Wait ha, gusto ko yung basura, nakatapat siya dun sa basurang dumadaan. Sa truck ng basura. Ang aling losa, tumingin siya, may basura ka dyan? So dapat medyo prominent yung ano. Yung sumigaw para tumingin siya. Parang sa sound design at saka sa sound mix, I always make it a point na yung sound is a character in itself. Kasi gusto kong maramdaman at marinig, no? Yung lugar kung saan na nangyayari ang kwento. Ma'am, kulang pa ako ng 25 cents. Ayoko! Ay ma'am, na-short lang po sa pariya. Grocery sound. Oo. Ambient. Parang ambient. Pataas. Papataas. Opo. A lot of times, kapag nanonood tayo ng pelikula, tinatanggal yung sound, yung environment. So, naririnig mo lang yung boses ng mga artista o ng mga character, which I don't agree. Okay, kasi lalo-lalo ako nasa Pilipinas, kaya maingay talaga dito sa atin, di ba? Part yun ng character natin eh. Part yun ng pagkatao natin bilang Pilipino. So, dapat makapture yun. So, hindi ko tinatanggal yung inay yung sound. Ang gusto ko kasi parang diegetic siya. Parang nanggagaling din siya sa lugar. Okay, parang in-explain ko sa aking musical director na sa music, okay, ayoko yung siyang pakinggan, kundi gusto ko siyang maramdaman. Parang yung pangas ng music. Hindi siya nag-create yun. Kung sana, ano pa siya. Kasi ang gusto ko, narinig natin pa rin yung usapan ng mga tao. Ano sa may basura ka dyan? O, ipayin naman! Hi! May ganun. Iba-ibang level ng mga tao. Then, dahan-dahan na siya pumapasok. May natural kasing swelling yung music. Tapos, ang problema sa music ko, kung hindi siya, ano, is, mangyari pa, kaya medyo annoying. So, siguro kung yung mix na, gagawin siya. Gaganin siya.
kahit ang creeping in siya, dahil tumatama siya dun sa mataas na kayo. Yes. Parang ang taas na kagad. Pero actually, creeping in na kayo. So siguro, yeah, parang gumagano siya. Tapos pagdating na dun, nung high part ko, na high part din. So yung music, dapat nag-a-add siya dun sa mood. Nag-a-add siya dun sa gusto mong mood dun sa scene. Hindi yung parang nag-aagaw siya ng pansin. There are times for me, sarang yung naganda ng music, so you just listen to the music and you don't watch the scene anymore. So dapat ang music, kumbaga, kasama siya doon sa eksena. A lot of times yung kinakounter ko, ang eksena. Kapag na eksena, dramatic na siya. Parang hindi mo na kailangan ng music. Okay? Kapag ang eksena, hindi naman siya dramatic enough. So doon po talaga siya nilalagyan ng music. Kasi parang meron akong kailangan na ma-evoke na emotion dun sa eksena. Sa grading kasi, I talk to my cinematographer. So ito yung gusto kong mood, ito yung gusto kong feel. So kahit na umuulan, ang gusto ko parang ang feeling mainit, humid. Pagpasok nila sa loob ng bahay, pinapawisan pa rin sila. So dapat, pag overall, kapag nakita mo yung pelikula, kapag pinanood mo siya, parang it's warm. Kasi, bakit? Kasi nasa Pilipinas tayo. Sa grading, mas maramdaman mo yung lugar. And sometimes, yung lugar, hindi nga sa pleasing to the eyes eh. Pero gusto kong ma-capture yun. Kasi yung katotohanan, yung reality. Diba? So dapat, ang grading, hindi niya iniiwalay yung kulay o yung gusto mo sa photography, kundi ina-enhance siya para mas maging realistic siya. Pag natapos na ang pelikula, of course, ang ginagawa ko, madalas ang ginagawa ko sa pelikula ko, pinapalabas sa ibang bansa. Bakit sa ibang bansa? Bakit hindi sa Pilipinas? Bakit kailangan ko ipalabas sa ibang bansa? Kasi gusto ko siya mapanood ng mas maraming tao, hindi lang naman ang Pilipino. Gusto ko maintindihan ng ibang tao kung anong klaseng pagkatao tayo, kung anong klaseng kultura meron tayo. Pag nabibigyan tayo ng recognition, of course, it's a reward. Pero hindi yun ang ultimate goal sa paggawa ng pelikula. Hindi para basta magkaroon ka ng award, kundi may send mo yung message mo sa mga tao yung gusto mo sabihin. Kasi mas mataas yung purpose mo sa paggawa ng pelikula, hindi lang dahil sa awards. Nalala ko ulit yung sumarosa ng pagtanggap ng award kasi parang nung nasa gitna ako ng stage at nagtayuan ng mga tao at malakpak sila, parang, of course, ang binibigyan ng recognition, yung filmmaker, ang binibigyan ng recognition, yung pelikula. Pero ako, ang feeling ko, hindi ako deserving kasi ang kwento ko ay kwento ni Marosa, kwento ng mga Pilipino. Sila dapat ang binibigyan ng papuri, yung mga taong, yung mga character sa pelikula ko, hindi ako. Diyan lang ako instrumento para may hindi ng kwento nila. Pero dapat, at the end of the day, bigyan ng papuri, bigyan ng recognition, yun ang kanyang tao dapat bigyan ng recognition. Ito yung mga character ng pelikula ko.